Nanatili pa rin sa 9 pesos ang minimum fare dito sa Nueva Ecija sa kabila ng dagdag pasahe na inimplementa ng LTFRB na sinimulan ngayong Nobyembre sa kadahilan ng hindi pa nakakukuha ang mga jeepney drivers at operators ng kopya ng fare matrix. Isisigaw sa report ni Jessa Dizon. Jessa, isigaw mo. Simula noong nakaraang Biyernes, November 2, 2018 na ipinatupad na ng LTFRB o ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa NCR, Region 3 at Region 4 ang pisong dagdag pasahe sa mga pampasaherong jeepney sa unang 4 na kilometro ng kanilang biyahe. Sa ginawang pag-iikot ng balitang unang sigaw sa mga terminal dito sa Kabanatuan, ay napag-alaman na hindi pa nakakasingil ang mga tsuper ng dagdag pasahe dahil bukod sa hindi pa sila nakakakuha ng taripa, ay hindi pa alam ng iba ang tungkol sa pagtaas ng minimum fare. Ay, matanong ko muna, magkano ba idadagdag? Kasi hindi namin alam eh. Eh, okay naman po. Hinihintay lang po namin na dumating po yung bagong taripa para po ma-implement na po namin yung pagtaas po ng pamasahe. Nagdesisyon ng LTFRB na mag-umento sa pasahe dahil sa matinding epekto sa mga tsuper ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petroleum products at presyo ng mga bilihin at spare parts, kaya napapanahunan nila ang bagong dagdag pasahe. Di maganda naman kung magtaas ng pasahe, di kikita kami ng konti. Eh, wala naman ata sa minimum lang ata, wala naman ata sa per kilometrahe. Mula sa dating 9 na piso ay ginawa ng 10 piso ang minimum fare sa mga jeep. Pero mahigpit na ipinapatupad ng LTFRB ang no fare guide, no fare increase policy. Ibig sabihin ay hindi pwedeng maningil ng dagdag pasahe ang mga driver kung walang fare matrix na nakapaskil sa kanilang mga sasakyan, dahil ito ang magiging basihan ng mga pasahero kung magkano ang kanilang ibabayad hanggang sa isang partikular na lugar. Hindi naman inaprubahan ang hiling ng mga transport group na dagdag 2 piso sa singil sa succeeding kilometer dahil sa kawalan ng basihan. Sa kabila ng pag-iimplementa ng dagdag pasahe sa NCR, ang mga jeepney drivers dito sa lalawigan ay nananatili pa rin sa 9 na piso ang kanilang singil sa pamasahe dahil wala pa umanong nakakakuha sa kanila ng taripa. 520 pesos ang kailangan bayaran para sa Certificate of Public Conveyance ng isang operator at karagdagang 50 pesos naman sa bawat unit ng jeep para sa kopya ng matrix. Sa isang pangkaraniwang tsuper na bumaboundary lang sa jeepney ay 300 hanggang 600 pesos ang kita nito sa isang araw. Puwera na rito ang boundary nila na 800 pesos at diesel. Ayon sa kanila, pag nakapagtaas na sila ng minimum fare ay madadagdagan ng humigit kumulang 200 piso ang kanilang kita sa isang araw. Siguro kung magdadagdag pasahe, siguro magkakaroon kami ng additional 200. Yung dagdag pasahe po sa taas ng diesel ngayon, hindi naman sagot eh. Hindi. Kasi ang kailangan ng tsuper, ibaba yung diesel, balik sa dating presyo yung diesel. Para sa mga driver ay makatutulong ang dagdag pasahe na ito sa kanilang kabuoang kita, lalo at mataas ang presyo ng mga bilihin at ang maintenance ng mga jeep sa kabila ng 3 linggong sunod-sunod na pag-rollback ng mga produktong petrolyo. Malaki maitutulong, yun nga lang, kulang pa rin. Kasi mataas pa rin yung mataas pa rin yung diesel eh. Halos 40 mahigit. Kung siguro kung sasapat lang yung mga 30 ang diesel pa pwede. Yung i-rollback nila. Habang dagdag pa, sani naman sa mga pasahero ang fare hike na ito ng mga jeep sa lalawigan. Wala naman po magagawa kung magtataas sila kasi nagtataas din ng krudo eh. Siyempre po mahirapan, pero at the same time okay lang din po kasi nagtataas din po yung gasolina natin. Jessa Dizon, Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.